Paano at saan nga ba nagsimula ang lahat? Dito. Dito nagsimula ang lahat. A Story of Ibasan Family, written by God. After namin kinasal ni George, napag-usapan namin na hindi muna kami magbibaby dahil gusto muna namin i-enjoy ang aming marriage life. Kung saan-saan kami pumunta, namasyal kami, pumunta kami ng Batangas Island, nag-scuba diving kami doon, pumunta kami ng Baguio, Bicol, at kung saan-saan pa. After 1 year namin ma-enjoy ang aming marriage life, napag-usapan namin ni Josh na pumunta sa isang hospital at magpa-check up sa isang OB para i-ready ang lahat. Akala namin okay ang lahat, madali lang. Isang araw, bumalik kami sa isang OB para alamin ang lahat kung buntis na ako kasi 3 months na akong hindi dinagat na. At laking gulat namin at hindi inaasahang result sa isang test, may PCOS po ako. Ang PCOS po ay isang hormonal disorder na tinatawag na polycystic ovary syndrome na akala namin na isa ng baby. Ito pala ay isang cyst na tumabo sa aking matres. Nabahala po ako at natakot. Takot po ako na baka hindi na ako magka-baby. Ilang beses po kami pabalik-balik sa OB pero hindi po ito nawawalang. Ito ay dumadami at lumalala. Sobra po ako na depressed at natakot. Sasabayan pa ng mga tao na magtatanong na, "Uy, kailan kayo magbi-baby? Uy, ang tagal na, wala pa bang plano? Uy, magbaby na kayo kasi ang tanda nyo na at kung ano-ano pa." Sobra pong hirap. Sobra pong hirap ng pinagdadaanan ko ng mga panahon na yon. Hindi po kami nawala ng pag-asa. Nag-research po ako. At kung paano mawala ang PCOS, buti na lang meron akong asawang very supportive sa lahat. Sinuportahan niya ako sa aking mga diets. At never niya po sa akin pinaramdam na may problema ako sa matres. At pinapalakas niya ang aking loob at pinaparamdam niya sa akin na magiging okay din ang lahat. Hindi po kami nawala ng pag-asa dahil alam namin na kasama namin si Lord. Wala po akong araw na hindi po umiiyak sa harap ni Lord at nagdadasal na sana isang araw pa-birthday na sa akin yun ni Lord. Hiling ako ng hiling kay Lord na sana, Lord, please, bigay mo na po sa akin na birthday gift si baby. After 8 months, nagpa-check up po ulit ako sa isang OB kasi sobrang sama po ng pakiramdam ko nun. Hindi ko maintindihan ang sakit ng katawan ko, sakit ng ulo. Hindi ko na maintindihan kaya naisipan na namin magpa-check up ulit sa isang OB. After namin makuha yung isang result, sa hindi po namin inaasahan, 3 weeks na po pala akong buntis nun. Kung kailan hindi na po namin ini-expect na magka-baby kasi ayaw na namin masaktan. Kung kailan hindi na po namin iniisip, saktong October 15, birthday ko, binigay ni Lord ang matagal ko ng hiling na magka-baby na kami. At may bonus pa, baby boy ang binigay sa amin. Wish granted nga ika nga eh. Sobrang saya po namin ni Josh. Iyak po kami ng iyak sa sobrang saya na sa wakas binigay na sa amin ni Lord ang matagal na naming hiling na magka-baby. After kumanganak, bumalik ulit ako sa OB ko as regular check-up at in-advise sa akin ng OB ko na sundan kaagad namin si baby since matagal daw akong mabuntis at may edad na rin ako at baka daw lalo akong mahirapan sa pagbuntis. Pero mariin namin sinabi na tama na. Okay na. Okay na sa amin ang isa. Kasi sobrang hirap ang pagbubuntis, grabing sakit at trauma. Pati si Josh na trauma at nakita niya rin kasi sa akin kung gaano ako nahirapan sa pagbubuntis ko lalo na ako lang naman na mag-isa sa bahay at wala akong kasama. Wala akong yaya at wala akong katulong. Pero nagbago ang lahat. Dumating ang COVID-19 pandemic, biglang tumigil ang mundo.
dahil sa nakakatakot at nakakahawang sakit dulot ng COVID-19 virus. Yung magagandang plano namin noon na finally i-enjoy namin na kasama namin si Jeicee, biglang tumigil ang lahat ng plano. Wala kami mapuntahan, sarado lahat, at nakakatakot lumabas dahil baka mahawaan kami ng virus. Yung akala namin magandang plano namin, yung pala, meron pa palang mas magandang plano sa aming tatlo si Lord. Hindi namin iniisip ang pangit ng dulot ng pandemic. Imbis na malungkot, in-enjoy namin tatlo ang pandemic sa loob ng bahay. Sa totoo lang, medyo nabahala kami sa future ni Jeicee dahil hindi namin alam kung paano namin palalakihin siya at hindi namin alam kung ano yung dadatnan niyang future kasi hindi namin alam kung kailan matatapos ang matinding pagsubok ng ito at pandemic. Marami tayong dahilan. Maraming dahilan ang lahat kung bakit dumating ang matinding krisis na ito sa ating buhay. Lahat tayo may kanya-kanyang dahilan. Yung iba nawala ng trabaho at hanap buhay. Yung iba nawala ng mga mahal sa buhay. Kami, sinubok kami ni Lord sa pagsasama namin bilang mag-asawa sa loob ng bahay. Hindi po perpekto ang relasyon namin bilang mag-asawa. Dumating po kami sa matinding pagsubok. Dumating po kami sa matinding pagsubok ng pag-aaway. 24/7 ba naman kami magkasama sa isang bahay eh. Pero talagang magaling si Lord. Ang pandemic na ito, ito ang ginawa niyang daan para lalo na makilala ang isa't isa bilang mag-asawa at para masukat kung gaano katibay ang pundasyon ng pagmamahala namin. Pinag-usapan namin ang lahat at ngayon okay na po kami. Isang araw, nakita namin naglalaro si Jeicee mag-isa. Bigla ako nakaramdam ng awa sa kanya. Lagi na lang siyang nakakulong sa bahay dahil pandemic, bawal pang lumabas, bawal pang makipagsalamuha sa ibang tao dahil sa COVID-19 virus. After 8 months, nagsabi ako kay Josh na sundan na natin si Jeicee para may kalaro siya at may kapatid. Kawawa naman siya, hindi natin alam kung kailan siya pwedeng lumabas at makipagsalamuha sa ibang tao. Hindi kasi natin alam kung kailan matatapos ang pandemic. Sabi na Josh, sure ka? Kaya mo na? Sabi ko naman, medyo, pero para kay Jeicee gagawin ko lahat. Kahit hirap pa ako sa pagre-recover ko sa katawan ko dahil sa postpartum ko. Akala ko po noon, since nagka-baby na ako, mabilis na lang ako magbuntis. Pero hindi po pala. Nahirapan pa rin po ako ulit magbuntis. Muli po kaming sinubok ni Lord. Bumalik po ulit ang picos ko. Kung noon na-depress ako, mas lalo po akong nakaramdam ng depression dahil sa nararanasan kong postpartum depression. Tumaba po ako ng tumaba. Sobra po akong nalungkot. Ang dami ko pong nararanasan, ang dami ko pong worries, lagi po akong natatakot, lagi po akong nag-aalala, hindi ko po alam kung bakit ganun ang nararamdaman ko. Siguro po dahil sa postpartum depression ko, sobra akong naaawa kay Jeicee. Dahil sa nangyayari sa mundo, sabayan pang hindi ko siya mabigyan ng kapatid. Walang araw na hindi ako umiiyak. Buti na lang dyan si Josh laging nakaalalay sa akin at lagi niyang pinapaalala sa akin na hindi ko kailangan mag-rush, tutal may Jeicee na kami. Hindi ko kailangan mag-worries at ipaubayan na lang ang lahat sa Josh. Talagang mabait sa amin si Lord. Sa hindi namin inaasahang pagkakataon, dumating po si baby number 2. Sobrang saya po namin. Talagang wala pong mapaglagyan ang saya ng nararamdaman namin noon. Iyak po ako ng iyak sa sobrang saya at hindi po ako makapaniwala na magka-baby po ulit ako. Hindi man po siya dumating sa saktong birthday ko. At least, dumating po ang birthday gift ko sa kanya. Bigyan niyo po kaming napaka-cute at napaka-bait na baby girl na si Gwen. Dahil hindi niya po ako pinahirapan sa lahat ng bagay. Thank you po, Lord. Thank you po sa lahat ng blessings, sa lahat ng lessons, sa lahat po, lahat-lahat. Thank you po.
Diyan po magtatapos ng Story of Ibasan Family, written by God. Thank you!